Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog namin iyong pawiin ang tanang makapipinsala at iyonawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin nyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ngayong ito ay alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong magingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanyang kapurihan, ngayon
at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon aming kangtahanan noon, ngayon, at kailanman. Poon aming kangtahanan noon, ngayon, at kailanman. Dok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon aming kangtahanan noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong lilikha mo'y bumalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap, mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon aming kangtahanan noon, ngayon, at kailanman. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot sa 80 kung malakas. Yaong buong buhay namin sakbibinang dusat hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Poon aming kangtahanan noon, ngayon, at kailanman. Kung umaga'y ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi ipadama ay gayon din. Poon aming kangtahanan noon, ngayon, at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumai rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi? Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng isang denaryo, titignan ko. At kanilang binigyan siya, Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. Sinabi ni Jesus,
ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y namangha sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Pinagdarasal at binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus sa Sareno. Minsan pang nakita natin na gustong siluin si Jesus sa Sareno ng kanyang mga kaaway. At ang isang pamamaraan na ginagawa nila ay pagtatanong. Nasabi ko na po sa inyo dati na si Jesus hindi siya madalas sumagot sa mga tanong kung mapapansin ninyo sa Biblia. Kaya nga't sabi ko, kung gusto nyo na laging sagutin kayo ni Jesus, nagkakamali po kayo, hindi ho niya ugali na laging sumagot. Kadalasan, kapag siya'y tinatanong, ang sagot niya'y tanong din. Bibihira, mabibilang lang ang mga pagkakataon na diretsahang sumasagot si Jesus sa mga tanong. At nang isang beses sabi ko nga sa inyo, kadalasan ang mga sinasagot niya ng diretso ay yung alam niyang tunay at tapat na nagtatanong. Kaya kung gusto niyo raw pong sagutin kayo ng mas malinaw, tapat at tunay tayong magtanong. Kapag ang pagtatanong daw katulad ngayon ay paninilo, may malisya, may pamimilit, hindi raw po yan sinasagot ng diretsahan ng Panginoon. Minsan nga, aminin natin, nagtatanong tayo hindi para may malaman, kung hindi para marinig ang gusto natin, di po ba? Minsan magtatanong ka, maganda ba itong suot ko? Masarap ba itong luto ko? Tama ba ako? Aminin natin, nagtatanong tayo para makahanap ng kakampi, hindi para talaga malaman ng tamang sagot. Kaya pag iba ang sagot, nagagalit tayo. Kaya pag nagtanong ka, masarap ba luto ko? Pag sinabi nung kausap mo, sa totoo lang, hindi. Patalikuran mo na. Bahala ka. Di na kita bibigyan sa susunod. Tama ba yung sinabi ko sa asawa ko o sa anak ko? Pag sinabi sa'yo, alam mo, naging marahas ka, diyan ka na nga, hindi ka pala tunay na kaibigan. Aminin natin, minsan nagtatanong tayo, hindi para maliwanagan, kundi para makahanap ng gusto natin. Sa Diyos kaya po, pag tayo humihiling at nagtatanong, ito ba'y ipinagkakatiwala natin sa Kanya o pinipilit din natin siya? Para bagang wala na siyang choice, wala na siyang mapipili, kundi dapat sumunod lang sa atin. Kaya yun ang unang pagninilay. Tunay ba, dalisay ba ang aking pagtatanong? Sapagkat ang mga ganitong tanong lamang ang diretsahang sasagutin ng Panginoon. Ikalawa,
Gusto pa rin naman pagbigyan ni Jesus yung nagtanong sa kanya, dapat ba magbigay kay Cesar? Alin ba ang sa Diyos? Alin ba ang kay Cesar? Alin ba ang sa tao? Tayo kasi, mahilig tayong magbukod. Mahilig tayong maghiwalay. Kanino ba ang sa Diyos? Alin ba ang sa akin? Sino ba ang pula? Sino ang asul? Sino ba ang sa kanan? Sino ba ang sa kaliwa? Sapagkat nais natin malinaw ang pagkakahati-hati. Pero ganun ba ang gusto ng Panginoon? Itong talatang ito sa Biblia, paborito ito ng maraming tao, lalo na kapag hindi nila gusto ang naririnig sa simbahan. Dito lang dapat ang simbahan, hindi dapat kasama yung iba. Ang simbahan, ang sa Diyos, dapat misa, prosesyon, kawanggawa. Pag ibang usapin, hindi na dapat diyang kasama. Hindi na yan usapin sa Diyos. Kay Cesar na yan. Sa gobyerno na yan. Sa tao na yan. Ganun ba ang ibig tukuyin ni Jesus sa Sareno? Nang ibigay sa Diyos ang sa Diyos at kay Cesar ang kay Cesar? Sapagkat, alin nga ba ang sa Diyos? Ano nga ba ang para sa Diyos? Sa Salmo Responsorio, sinabi, Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Ang ibig sabihin, Poon, ang lahat-lahat sa amin ay sa iyo. Baka naman sabihin niyo, Father, kung lahat sa Diyos, ano nang matitira sa akin? Ano nang para sa tao? Hindi ibig sabihin na ang lahat ay sa Diyos, wala na ang sa atin. Hindi po. Hindi po maramot ang Diyos. Opo, ang lahat-lahat ay sa Diyos. At kung ang lahat-lahat din sa atin, ibabagay natin sa Diyos, yamang tayo'y galing sa Diyos at para sa Diyos, kung ang lahat ay ilalapat natin sa Diyos, ang lahat din ay para sa ikabubuti natin. Hindi kailangang paghiwalayin. Sa halip, ang lahat ay pagbuklurin at lapatin sa Diyos. Kaya hindi nyo kailangang sabihin, oo, isang oras, paglinggo sa Diyos, iaalay ko sa Diyos. Opo, nagsisimba tayo, lalo na tuwing Linggo, Biyernes. Pero hindi ibig sabihin nun, yung Lunes hanggang Sabado, hindi kasama ang Diyos. Hindi yung ngayon sasabihin nyo, ito ilalaan ko sa iyo, Panginoon, ha? Hindi nga Biyernes ngayon, nagsimba ako. Pero mamaya paglabas ko, kahit anong gawin ko, akin na yon. Hindi po. Mamaya, yung 23 oras na sa labas ng simbahan, sa Diyos pa rin. Pero hindi ibig sabihin naman, 23 oras kayo magsisimba, magdadasal, magnonobena. Hindi po. Ano man ang gawin natin sa labas ng simbahan, ay nakalapat pa rin sa kalooban ng Diyos. Pero yun ay gusto nating gawin. Pagtatrabaho, paglilibang, pagpapahinga, kahit anong gawin, pero nakalapat pa rin sa Diyos. Kaya walang nawala sa atin, walang ipinagkakait sa atin. Pero kung ito'y inilalapat natin sa Diyos, lalo itong nakabubuti sa atin. Ang pagsisimba ko para sa Diyos. Ang trabaho ko, ang buhay ko bilang mag-asawa,
bilang pamilya, bilang kaibigan, nakalapat pa rin sa Diyos. At dahil dito, lalo itong nagiging mabunga at mabiyaya. Ito po sana ang ipagdasal natin, lalo na tayo mga Katoliko, nalalaso ng ating isipan ng ganitong konsepto na paghiwalay. Paghiwalayin ang sa Diyos at ang tao. Hindi ho tayo maihiwalay sa Diyos. Pero kung pilit nating himiwalay sa Diyos, walang magagawa ang Diyos sapagkat iginagalang niya ang ating kalayaan. Pero niminsan hindi itinakda ng Diyos na mawalay tayo sa Kanya. Sa simula't sa pool na nilikha tayo ng Diyos, gusto niya makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Gusto niya maligtas tayo. At ito'y nangyayari dito pa lang sa lupa. Yung pera natin, hindi mo sabihin, yung ihulog ko mamaya, ito po ang para sa inyo, Panginoon. Pero yung iba, akin na yan. Hindi nyo kailangang ihulog lahat para sa Diyos. Pero ang tamang paggamit ng pera, yung tamang paggastos natin, gagastusin ko to sa tama at mabuti para din nyo yun sa Diyos. Kaya kahit maglibang kayo, okay lang ho yun. Gamitin yung pamamasyal, kumain, bumili ng damit, bigyan ng iba, tama po yun. Para pa rin sa Diyos yun. Pero kung gagamitin mo ang pera mo para bumili ng droga, para manuhol, para mandaya, hindi yun nakalapat sa kalooban ng Diyos. Yun ang ibig sabihin na ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Yun ang ibig sabihin po na ang lahat-lahat ay para sa Diyos. Hindi para hatiin tayo sa Diyos, iiwalay tayo sa Diyos, pagbuklurin tayo, lapatin tayo at isama tayo sa Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, ito po yung ipagdasal natin. Maunawaan natin ang ibig sabihin, ibigay sa Diyos ang sa Diyos, ang sa tao, ang sa tao. Sapagkat sa bandang huli, ang lahat-lahat naman talaga ay sa Diyos. Maging tayong tao, sapagkat tayo nilikha ng Diyos. Pagdasal natin, lalo na ang mga kabataan, lalo na ang mga Katolikong kailangan maliwanagan, sapagkat ang turo ni Jesus sa Sareno ay turo para sa ating ikabubuti. Tandaan natin, walang hinangad ang Diyos na ikapapahamak natin. Kaya't kapag tayo nagtuturo para sa buhay na mag-asawa, ipinagtatanggol natin sagrado ang kasal, sagrado ang buhay, sagrado ang pamilya. Huwag na huwag niyo pong iisipin na hangad ng Diyos, mahirapan lang tayo, maparusahan lang tayo, magdusa lamang tayo. Hinding-hindi kailanman hahangarin ito ng Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay ang ating tahanan, ang ating kaligayahan, ang ating kaligtasan noon, ngayon, at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, nabubuhay ang mga Kristiyano sa dalawang dimensyon. Mamamayan ng lungsod ng Diyos at mamamayan ng lungsod ng mundo. Ngunit ang lahat ng ito iisa ayon sa kalooban ng Diyos. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway maging makatotohanan sa kanilang tungkulin
na maging mga propetang saksi laban sa mga di makataong krimen at kawalang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno ng mga gobyerno naway makatarungang gamitin ang mga bagay na para kay Caesar. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at mamamayan ng komunidad naway magkaroon ng kamulatang ukol sa kanilang tungkulin bilang mga taong dapat na magbayad ng buwes at mga taong dapat makilahok ng malinis sa pagbuto sa eleksyon. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit naway, maunawaan na magiging isang dakilang biyaya ang kanilang paghihirap kapag inuugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Yaong mga matuwid na sa pinto ng kamatayan, naway makarating sa walang hanggang lunsod sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Pagdasal natin ang ating mga lingkod pamahalaan, lalo na ang ating mga kinatawan, maliwanagan nawa sila kung ano ang mas makabubuti, mas tama, lalo na para sa mas nakakarami. Pagdasal natin ng lahat ng mga Katoliko na maliwanagan na kailanman ang kalooban ng Diyos, ang turo ng simbahan, hindi para sa ating ikapapahamak o pagdurusa, bagkos ito'y para sa ating ikabubuti. Ilahad din natin ngayon ang iba pa nating mga kahilingan. Panginoon ng kasaysayan, inilalagay namin sa iyong pagkalinga ang aming mga kahilingan. Nalalaman namin na ang lahat ng mga tao, panahon at pangyayari ay nakapaloob sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayon mga alay ay aming inihanda at inihain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mo sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang at pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Batid ko nga at natanto sa kasulatan niyong turo, pakikinggan at itatako sa sulok na puso. Panginoon, narito ako. Ay, sa utos mo,
lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Announcement, sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024. Ang lahat po ay naanyayahan, lalo na ang mga may sakit, may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na June 6, 2024, Webes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita kundi rin naman sa pagsasagawa ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapaayos, paglinis at paggawa sa ating simbahan. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. At patuloy natin ipagdasal ang ating bayan, lalo ng ating mga kinatawan na maliwanagan sila, at lalo na mga Katoliko, maliwanagan ukol sa turo ng Diyos. Walang turo o utos ng Diyos na ikapapahamak o ikasisira natin. Wala siyang ibang hangad kung hindi ang ating kabutihan at kaligtasan. Makinig at sumunod tayo sa Kanya. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.